nadala ang girian sa pagitan ng national government at ng probinsya ng Cebu. Nagbabala na nga si Interior Secretary Eduardo Anyo na baka sampahan na nila ng kasong kriminal si Governor Gwen Garcia. Ang banta ng DILG, baka kasuhan si Governor Garcia ng violation ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Baka nagtataka po kayo, bakit graft and corruption kung ang issue ay face masking? Ang batas kasi laban sa graft and corruption ay hindi lamang tungkol sa pagbubulsa ng pera ng bayan. Halimbawa, sa Section 2 ng RA 3019, pinaparusahan din ang persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority. Sa pananaw kasi ng national government, nasa likod nila ang konstitusyon at ang mga batas. Isa sa madalas i-cite ng DILG ay ang Article 2, Section 15 ng Konstitusyon, nagsasabing trabaho ng Estado na pangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino. Naren din ang RA 11332 o ang Law on Notifiable Diseases na nagpapataw ng purusa para sa non-cooperation sa mga public health emergencies. At ang Article 151 ng Revised Penal Code na nagpapataw ng purusa para sa disobedience to a person in authority. Ang kabangga ng lahat ng mga ito ay ang executive order ni Governor Garcia na sinigundahan naman ng ordinansa ng Cebu Provincial Board. Ang pinagtatalunan po ngayon kung alin sa dalawa ang mas matimbang, ang general laws ng national government o ang specific local law ng isang probinsya. Magkakasubukan po yan pag umabot na ang issue doon sa korte. Pero bakit nga naman kailangan pang umabot doon? Ayon mismo kay Interior Undersecretary Epimaco Densing, meron na silang binabalangkas na Phase 5 ng National Action Plan versus COVID-19 na pipirma na lamang ni Pangulong Duterte. Ano po ang kahalagahan nitong bagong National Action Plan? Ayon kay Densing, nakasaad po dito na ipapaubayan na sa mga local government units ang pagsasaad ng health protocols sa kani-kanilang mga lokalidad. Kumbaga, bibigyan na sana sila ng otoridad na magtakda ng kani-kanilang mga patakaran sa mga LGU. Ayon kay Densing, ang premise kasi dito ay natuto na ang mga LGU ng tamang mga patakaran para i-handle ang pandemya sa kani-kanilang mga level. Ang sabi ni Densing, sana inintay na lamang ni Governor Garcia na mailabas ang National Action Plan ng Malacanang para wala na sanang kiskisan sa pagitan ng national at ng local governments. Pero ang tanong din po dito, bakit pa nagbabangay ng dalawang panig kung doon din naman pala mapupunta ang polisiya ng gobyerno sa devolution ng health protocols? At isa pang tanong ay kung meron pang natitirang oras para ilabas ang National Action Plan na ito. Higit 2 linggo na lamang po ang natitirang oras para sa kasalukuyang administrasyon at hindi po malinaw kung mapipirman pa ito ni Pangulong Duterte bago po siya buwaba.